Yun! Morning guys! Mapapag-uusapan natin ngayon. Ah nga pala, may papakilala ko sa inyo. Si Joanna. Okay? Stay tuned! Lakas ng hangin guys, so naglahad-lahad tayo, mas makulimlim ngayon. So yung sinasabi ko kanina, sino si Joanna, no? Kasi ako, nakaraan Jari. Si Judith yung pinakilala ko sa inyo guys. So ngayon si Joanna. So actually hindi naman si Joanna yun eh, June na pala. So magkano pa talaga yung naging bill namin sa loob ng isang buwan. Pag-usapan natin yan. So ito, may listahan ako guys para di ko makakalimutan, no? Para detalyado. So unang-una, yung gas namin is 81. Yan. Mamaya susulat ko yan. Tapos yung electric is 81 pound. Total of 162 pound. Tapos plus internet, 47.62. So yung tatlo na yon, kasi isang utility lang ang kinuha namin, yung utility warehouse. So total siya ng 209.62. Tapos doon, yung council tax namin is mapata ng 132.60. Tapos yung tubig natin ay umaabot ng 50 pound, no? Tapos yung upa sa bahay namin every month is 700. So, tumototal siya ng 1,092.22. Since apat kami maghahati, so magiging 273.05. Yan, yan yung ano namin guys, ang paghahati-hatian namin, ang contribution namin per month, kaming apat. So yun, yun si dumating na si Joanna, no? So, sana guys, sa mga nangangarap mga punta rito, pag-igihan nyo, mag-aral tayo ng IELTS. Tapos naipasa lang natin yung interview. Especially dito sa United Kingdom guys, bali 6 months lang to 1 year tumatanggap na sila basta meron tayong UKVI. Wala tayong bababa sa 4.0 per category. So mas mataas, mas maganda siyempre. So yun, mababa. Sa mga kapwa kong butcher na nangangarap na mga pagtrabaho, hindi lang dito sa United Kingdom, pati sa Canada, Australia at New Zealand, pagpatuloy nyo lang yung pangarap natin guys, kasi tayo yung magbibigay ng inspirasyon sa iba. Yung ginagawa kong pagbablog sana nakakatulong guys, dahil alam ko maraming nangangarap dahil sobrang hirap sa Pilipinas, no? Patay yung katawan eh, pagod yung katawan, tapos ang baba ng sahod. Pero dito guys, tulad dito per week yung sahod natin, tapos hindi na tayo pag nag-order tayo per oras ang labanan dito guys. Yun, ganti nga tayo guys, no? Okay, no? Guys, malapit kasi yung bahay namin dito sa train station. Kailang natin magbukas to, lakad na tayo, no? Bukas na. Temperature nga pala dito guys is 19 degrees Celsius, no? Parang nasa Baguio ka, yung damig. Mas makulimlim ngayon. Sabi nila patapos na yung summer, automatic papunta doon sa winter. Na pala guys, yung 273 na sinasabi ko monthly ko na binabayad sa bahay, kuryente, internet, sa council tax, doon pa lang yun. Wala pa dyan guys yung isang buwang pagkain, yung mga nagagastos ko sa pagkain, yan, bigas. So susunod, iipunin ko yung mga resibong nabibili ko guys. Abangan nyo yung mga susunod na vlog natin. Sa loob ng isang buwan, magkano talaga yung gastos namin sa pagkain pa lang. Siseparate ko na tong mga bills, no? Yung mga pan-Judy natin, tsaka itong pan-Juana, pan-Juna. Yan pala.
sa inyo, guys. So, ingat-ingat tayo palagi. So, ayan, binabati ko nga pala si Christian Camua, si Jerry Landera. Ayan, mga kasama ko dati yan sa North Star Tabang, dyan sa may Giginto, Bulacan. Shoutout din kay Harlan Ngo. Sama na rin natin si Eman Agaro. Yan, mga kasama natin. Good luck, bro. Alam ko naka-apply kayo sa dyan sa Poland. Good luck, pati sa mga medical nyo. Sana maging smooth lahat yung mga lahat nyo dyan sa pag-a-apply, mga requirements. Tapos sana makakuha yung experience mag-apply na kayong UK o kaya Canada. Yun! Shoutout din kay Sir Emil Tipa from Saudi Arabia. Yan. Dati yung kasama sa photographer yan. Ingat-ingat, bro, and God bless. So yan. Ingat-ingat tayo palagi. Kita yung tatawag sa taas. God bless us all. Bye-bye!